So hello everyone, yan, tagal din natin din nagkita-kita. So update lang tayo ngayon kasi nga diba alam niyo naman sa mga nangyari for the past few months, ang daming changes sa student pathway. Nandyan yung pagbibigay nila ng CUP, yung pag-re-require ng PAL, yung OWP restrictions and everything. Ngayon ang tanong ng karamihan, ano na ang itsura ng trend ng study permit dito sa Canada or yung student pathway? Kasi diba alam naman natin, noong 2020 hanggang 2023, talagang nag-boom ang study permit or yung student pathway. Isa na sa mga reasons dyan guys is yung makukuha mo yung family mo pagpunta mo ng Canada. Pero dahil nga inalis na nila yung tawag doon, yung privilege na yun, hindi naman inalis, no? Nilimit lang nila so certain individuals yung pagkuha ng OWP, medyo nagkaroon ng konting downturn. Kasi diba, alam niyo naman na yung sa mga products or services, ang life cycle niyan guys, meron yung introduction, tapos aakyat yan sa growth, tapos maturity, tapos decline. So as of today guys, sa nakikita kong trend no, ng student pathway, nasa ano na tayo eh, nasa maturity side na tayo. So malapit na yung cycle niya na magde-decline na talaga yung papasok dito sa international students. Pero yun nga, unlike sa mga regular products and services na nagkakaroon ng decline because of saturation, ganyan, or yung pagbaba ng demand, sa case ng student pathway, magkakaroon siya ng decline or maturity because of the policies na nilalabas ng Government of Canada. So with all these changes, no, anong ibig sabihin nito para sa mga gustong pumasok dito sa Canada? Kasi ganito yung nag-work. Ito yung introduction phase mo, andito yung growth mo, andito yung maturity. Oops, yan, tapos babagsak yan sa declining. So right now, nasa maturity na tayo kasi nga, sabi ko sa inyo kanina, during 2020 and 2023, doon natin experience yung growth. And yung growth kasi na nakita for study permit or student pathway, eh hindi siya yung inaasahan ng Canada. So talagang nagdagsaan talaga lahat ng mga international students or mga immigrants na gustong pumunta dito sa Canada through this pathway. Kasi nga, ano, feeling ko na rin isa na sa mga reasons na madaming pumunta dito sa Canada is because of the pandemic. Siguro maraming realizations during the lockdown, ganyan, kaya madami nakapag-isip na pumunta dito. So yun nga, para maintindihan natin kung bakit ganun yung response ng Canada, no? Punta tayo sa pinaka basic premise muna ng immigration dito sa Canada, no? Kasi guys, kaya nila pero na-promote dati ang immigration dito sa Canada, it is because of the aging population dito sa mismo country nila. So maliit ang population ng Canada, ang laki-laki niyang lupa pero ang liit ng population, concentrated lang siya sa bilang ng mga cities, ganyan. Kaya very active sila sa pag-recruit ng mga bagong immigrants dito sa Canada. So isa na yung program nila is yung study permit. Pero hindi lang yung program nila, meron silang mga TFWs, ganyan, may mga permanent residency pathways din sila. Pero yun nga, yun yung pinaka goal ng Canada before because of the aging population ng mga Canadians dito. And of course, kailangan nilang mag-refill or palitan yung mga pa-retire na ng mga workers nila. Kasi kung walang magtutuloy ng workers guys, unang-una sa lahat, paano nila masosustain yung population growth nila? At kung tumatanda na yung population age ng mga tao dito, so hindi nila masosustain yung population growth. Pangalawa guys, yung tinatawag nilang pension or yung pension plan nila, sino ang mag-finance ng pension plan? Kasi yung pension plan kasi guys, ano siya eh, kumbaga para siyang Ponzi scheme in a way, pero in a good way ah, na kapag walang mag-finance dun sa ilalim, hindi makakapag-payout yung nasa taas. So what do I mean by that? Yung mga pa-retire na guys, wala silang makukuha ang pension pag walang makukuhang bagong payments si Canada right now. Oo, sabihin ng iba na okay, yung policy naman nila dati or yung mga premiums nila dati, in-invest nila. So nandun na tayo. Pero still guys, kailangan pa rin ni Canada i-boost yung influx or yung bagong payers ng CPP or yung Canada Pension Plan para at least umangat yung funds nila and meron silang mabigay na payout. So, personal opinion ko lang naman yun na yun yung reason kung bakit rin na-promote ng Canadang immigration. Pero dahil nga hindi talaga nila inaasahan yung bugso ng mga international students and temporary foreign workers noong 2020 hanggang 2023. Ang dami kasi talaga guys, to be honest. So, yan. Hindi nila in-expect yung negative impact nito sa housing market dito sa Canada. So, narinig yun na siguro to. Ang dami nyo na siguro nakita na
papunta na sa depression ang economy ng Canada, ganyan. Merong ang housing crisis, which is true. Prices right now is ridiculously high. It's because of supply and demand. Ang dami-daming pumasok dito sa Canada as a temporary foreign worker. Isa na ako doon. And syempre, yung mga yon, kailangan nilang maghanap ng matitirhan nila. Either bilhin nila or magrenta sila. Which in our case right now, kokonti yung supply ng mga bahay. Kaya nagkakaroon ng surge ng prices sa mga bahay. So yon, para medyo maibsan ng konti yun guys, nagkaroon ng restrictions. So doon na pumasok guys yung kaliwat kanan na policy changes nila, mga restrictions, ganyan. Pagre-reconstruct ng PGWP eligibilities, OWP eligibilities, and everything like that. So yan, sabi ko nga sa inyo, andun na tayo sa stage ng maturity. Marami pa rin namang pumapasok as international student, pero we'll see for the next 2 years or 3 years kung mag-i-stay tayo dun sa maturity level or pupunta tayo sa declining level. Kasi di ba guys, alam niyo naman, immigration, ano talaga yan eh. Sa una talaga mataas yan hanggang sa ma-meet mo yung pinaka-peak mo na tapos unti-unti na yung mag-lalaylo. It's not because ayaw nang mag-immigrate ng mga tao. It's because of the restrictions na ini-impose ng government. I-consider na lang ninyo yung sa US. No? Dati daw, sabi nila, kasi hindi pa naman ako buhay dati, 1990s daw madaling mag-immigrate sa USA. Pero kung titignan nyo yung USA immigration rules ngayon, medyo stricto na talaga siya. So yun, isa yun sa pwede nyong tignan na pattern kung saan papuntang immigration sa Canada. So this video guys is not to discourage you know, na gusto niyo pumunta dito sa Canada as international student or temporary foreign worker or kahit PR yan. Hindi ko kaya din na-discourage. Sinasabi ko lang yung possible na pwedeng trend and yung current trend ngayon dito sa Canada. Ayan pala guys, no? Medyo tagalan tayong hindi nakapag-upload. Sobrang busy din kasi. Alam niyo naman 'di ba, nag-work ako sa audit. So, alam niyo naman pag audit, 'di ba? Ngayon kasi yung aming busy season kung tawagin. Kasi 'di ba, filing ng tax, corporate and individual income taxes, ganyan, audit. So, patapos na kami. Actually, April 30 yung last day ng official busy season namin. So, 'yun kaya ako nagbabalik na rin kasi medyo na free na rin yung time ko. Nang kahit papaano, 'di ba? Pero still I'm very busy kasi ang daming ginagawa, ang daming ganap. Ito, meron akong bagong course na kinukuha. Tapos ano, professional development siya. Tapos meron pa yung CPA ko, 'di ba? So, patong-patong talaga siya. Tapos isabay mo pa diyan yung bagong kinakaaliwan namin ngayon nila Dayan, yung paglalaro ng mobile games. So, 'yun. That's the main reason kung bakit hindi kami masyado nakakapag-post. Pero yun, starting now, I think we can post regularly ulit para ma-update kayo sa mga bagay-bagay dito sa Canada, no? Kasi meron na akong list of topics na prepare na gagawin natin for the next couple of weeks and couple of months. So yun guys, see you ulit. Tagal natin din nagkita-kita. Thank you so much for watching guys. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused on your mga goals. Yan guys, see you sa next vlog. Bye-bye.